Ito ang binitawan ni OWA Administrator Arnel Ignacio matapos magsumbong ang isang OFW sa likod ng viral video na mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, lalo na sa mga OFWs dahil sa naintriga sila sa ginawang pagharang ng mga taga-customs dito sa ating kababayan na dumating sa Pilipinas nitong nakaraang araw at dumapag sa Clark International Airport. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Hindi ko pala lampasin yan kasi wala ako nakikita problema sa ginawa mo eh. Nakarating na kay OWA Administrator Arnel Ignacio ang hinaing nitong isa nating kababayan ukol sa mga cellphone na dala nito na pinapasabay sa kanya ng kanyang mga kaanak na nasa Dubai para sa mga kaanak sa Pilipinas na hinarang ng mga taga-customs. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, iimbestigahan umano niya ang nangyari dito sa ating kabayan. Dahil base sa kanyang nakita, wala umano siyang nakita na may mali na ginawa si kabayan. Kaya nasabi nito na baka balak siguro ng mga taga-custom na kunin ang mga cellphone na dala nito dahilan kung bakit ito hinarang. Kaya hindi umano niya ito papalampasin dahil mali di umano ang ginawa nilang pagtrato sa mga OFWs na dumating sa Pilipinas. Hindi ko pala lampasin yan kasi wala ako nakikita problema sa ginawa mo eh. Talagang naglamaasa na naman itong mga gago. Gusto ko kunin yung cellphone mo siguro. Yun nga po yung ano ko po eh, napifeel ko nung time na yun eh. Tapos hinarang kanila. Alamin natin yan kasi para matigil yung ganyan. Ang bihira na ngayon. Yun nga pong sabi ko sa inyo, yung nakasabay ko nung time na yun, nagbayad daw po sila ng 10,000. Dahil dun sa pasalubong na bag po at saka wallet. Kausapin ko yung ano yung commissioner ng ano, dapat hindi na nila ginaganyo kung OFW, dapat nga inaasikaso pa kayo eh. Opo. Kaya mga kababayan, kung sakaling mangyari sa inyo itong ganitong klaseng sitwasyon, huwag kayong matakot makipagdebate. Mga tuwiran kayo kung alam nyong nasa tama kayo. Kaya bilang isang mananakay sa eroplano, napaka-importante po talaga na dapat alam po natin ang mga nakasaad sa batas dito sa custom para iwas hassle at sakit sa ulo. Dito sa papel ng declaration, pinadideclare sa'yo, pandideclare mo talaga o sila naman nagsabi? Hindi po, meron po talagang form po na pinipilapan po doon. Pero nilista mo yun? Opo, ano po, yung may ano lang po yun eh, yung check, yung sabi na meron ka bang dalang ganitong bagay, ganyan. Yung inano ko lang po, no. Tapos, may dala ka bang 10,000, ganyan, no. Basta no po, tapos pinirmahan ko, tapos nakapilap po yung pangalan ko, yung passport. Tapos sabi ko pa nga po, sarili kong bayan, dito pa sa sarili kong bayan, ginaganyan niyo ako. Sabi ko sa ibang bansa nga, sabi ko, ang higpit-higpit na doon, hindi nila ako hinarang. Yung mga dala ko, nai-scan yan doon. Tapos sa sarili ko pang bayan, nila ako gaganituin. Sabi ko po, kaya talagang nakakaano pong umuwi talaga. Kailangan. Opo, yung parang nagka... Ang nangyari dyan, alamin ko lahat. Opo. Hindi tama yung ganito.